What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction tayo dito sa mga sinasabi ni Kambal. At dito, pakinggan nyo maigi ang kanyang sinasabi na ang talagang nagpahanap sa ating pandemic hero dahil may nabalitaan silang Marcos na namimigay ay pinahanap ni Ginang Pula. At yun na nga, yung ipinapakita nilang sulat ni Ginang Pula sa NBI ay totoo po yun na talagang sila ang nagpa-imbestiga. At dito nga, nagpakilala ang ating pandemic hero sa kanila dahil hindi sila naniniwala at nagbigay pa ng kanyang DNA, mga kaibigan. Ay mga guys, pakinggan nating maigi ang sinasabi ni Kambal dito. Talagang maraming nalalaman si Kambal sa ating pandemic hero dahil totoo ang mga kanyang mga sinasabi, dahil sinasabi ko na ito noon, na nabanggit ko na, na si Ginang Pula ay may maitim na balakin sa kayamanan na yan, yung wealth na yan. Ayan po, ay lumalabas na yung mga sinasabi ko noon na sila mismo ay kalaban ng ating pandemic hero dahil sa kayamanan na yan. At di ba nga, may lumabas na sulat na ni Ginang Pula na pinaimbestigahan niya si Francis Leo Marcos mismo. Kaya magiging kalaban talaga ang mga pula dito. Kaya yan ay hindi po pwede nating suportahan dahil dito sa sinasabi na ito ni Kambal. Pakinggan nating maigi ang mga ibinubunyag ni Kambal dito na siya ay maraming alam sa ating pandemic hero. Pasok, Kambal. Sino nagbibibuild yan ngayon? Yeah? Na kung tutuusin, pwede niya yan gawin. Antagal niyo na ng kulan niya sa bayan. Kahit masabihin may mga dilawan diyan, imposible nang hindi niyo magagawa yan. Kayo na, andyan kayo sa katungkulan diyan. Kambal, kailan ba nagkaroon ng privileged communication ang Pula at Evelyn? Yeah? Nagkaroon sila ng privilege of communication mula nung si Evelyn ay nakilala nila. Yan. Nung nagpakilala sa kanila itong lalaki na to. Dahil ayaw nilang makilala ito ng mga tao. Yeah? Ayaw nilang makilala ng mga tao to. Sila mismo nagtago rin ito. Oo. Gusto nga talaga nilang ipawala. Nagpakilala itong si, itong taong ito dito sa kanila. Pero nang sabi niya, anong sabi ng mga lumang Marcos na to? Nagpakilala itong tao na to dito. Kailangan tayo magkaroon ng privilege of communication para hindi kumalat to. Dahil kahihiyan to ng mga Marcos. Yeah? Ikinakahiya nyo. Ikinakahiya nyo yung taong walang ginawa kundi tumulong na tumulong na tumulong. Hindi pa yan nagpapakilala sa inyo noon. Tumutulong na yan. Hindi pa yan lumalapit sa inyo noon. Pero tumutulong na yan. Yeah? Pinahanap nyo yan. Oh, yeah? Malumang Marcos? Tama, Ginang tama. Pula? Pinahanap niya ang gumagamit ng Marcos na yan, ng pangalang Marcos na yan, dahil natutunugan niyo na may isang Marcos na tumutulong, gumagamit ng Marcos na pangalan. Pinahanap niyo yan. Yeah? Tama, tama. Tama, Kambal. Kayo ang nagpahanap niyan. Dahil na, may nabalitaan kayo na isang Marcos ang tumutulong sa bayan. Yeah? Ngayon, nung nahanap nyo,
Nagpakilala. Ano kayo? Sabi ng bolang kristal. Yeah? Sabi ng bolang kristal dito. Nagpa-DNA test dahil nagpapakilala nga. Hindi kayo na maniwala. Eh, yeah? Yun. Nagpa-DNA talaga. Okay yun. Ano nangyari? Ngayon, gumawa kayo ng ano? Privilege of communication. Yun. Dahil ang sabi nyo, para ano? Para wag malaman ng iba kasi kahihiyan ito ng senyor, kahihiyan ito ng pamilya. Yeah? Puro kayo kahihiyan. Wala kayong kahihiyan. Totoo yan. Wala kayong kahihiyan. Kayo ang walang kahihiyan dyan, mga lumang Marcos. Tingnan nyo ang ginawa nyo. Hindi nyo man lang maipaglaban ang pangalang Marcos. Hindi nyo maibangon ito sa mga kritiko nito. Tama, Sir Cabal. Wala si pakialam sila sa Pilipinas. Baka sarili sila. Tama. Wasak na ang privileged communication. Yes! Tayo mga supporter ng ating pandemic hero ang wawasak nito. Yun, tayong supporter ng pandemic hero ang wawasak ng privileged communication. At dito malalaman sa vlog ko na ito ay magdapat magdesisyon kung sino man ang mga taga FFCI na sumusuporta sa pula. Ay kailangan magdesisyon na po kayo. Dahil dito sa sinasabi ni Cambal na mga katotohanan na ang kalaban ng ating pandemic hero ay ang pula na. Ayun, yan na ang isinawalat ni Cambal na ang kalaban ng ating pandemic hero ay walang iba kundi ang pula na. Ayun. At ang wawasak nito ay ang ating Pangulo. At susuportahan natin ito bilang tayo mga supporter nito. Yeah? Kaya nga yung ating Pangulong Duterte gumagawa ng daan para unti-unti makilala ang ating pandemic hero dito sa kanyang gawa. Dahil gawa niya yan. Gawa ni Senyor yan. Blueprint ni Senyor yan. Ginagawa ng ating Pangulo dyan. Yung build na yan. Dahil sa pamamagitan niya, maipapakita sa mamamayan kung ano ang kagandahan na gusto ibigay ni Senyor sa ating bayan noon. Gusto niya mangyari na muna yan bago niya maisabi sa lahat na ito yung gawa ni Senyor. At nasa likod ko ang anak nito. Ang tunay na anak. Ganyan ang gusto mangyari ng ating Pangulo. Gusto niyang may tuloy yung build na yan dahil alam niya yan lamang ang may papakita niya sa lahat ng mga tao dito, lahat ng mamamayan ng Pilipinas. May pagmamalaki ang pangalang Marcos dahil nakikita ang gawa. Dito sa gawa na yan, sa build na yan, na andyan ang pangalang Marcos. Dahil kanya yan. Blueprint niya yan. Yeah? Kaya na yung ating Pangulong Duterte, non-stop yan, di ba? Wala siyang pakialam. Dahil alam niya. At nasa likod ang ating pandemic hero dyan sa lahat ng yan. Dahil once na matapos na yung build na yan, yeah? Diyan natin pwedeng ipakilala yung ating pandemic hero na naandyan ang Marcos. Natutuwi yung wealth of Marcos. Yeah? Totoo yung Marcos wealth. At ayan, nakikita nyo. Dahil kung sa ngayon niya sasabihin niya ngayon yung ipapakilala yung ating pandemic hero sa tao. Walang mananiniwala dyan. Dahil yung mga tao, to cease to believe yan. Ang mamamayan natin dito. Yeah? To cease to believe. Kaya ngayon ang ginagawa ng Pangulo, build. Para maipakilala si Marcos sa mga Pilipino. Maipakilala ang gawa niya. Maipakilala yung tunay niyang anak.
Yeah? Nandito tayo para suportahan yung ating Pangulo dito at yung kanyang anak na si Sara Duterte. Dahil sila lamang ang makapagbabago ng bayan natin dito. At sila lamang ang makapagpapakilala dahil sila yung naandyan na. Sila yung makapagpapakilala. Sila yung makakabasa ng privilege of communication na yan. Dahil tayo mga Pilipino ay makikita natin sa gawa. Yeah? Ganyan na ginagawa ngayon ang administrasyon na to. Yes, tama ka din, Mami Nicolay. Tama talaga yung senador lang yan. Dahil ang gusto ng Pangulo dyan, ipakilala siya sa kanyang gawa. Diba sabi nga, diba? Sabi niyo sa kanyang ano? Sa kanyang last will and testament? Ano sabi sa last will and testament? Makikilala mo ang pagbabalik ni Senyor sa kanyang gawa. Ayan na, naandyan na, ginagawa na. Tama, tama. Yeah? At ayan ang ano, talaga. Blueprint niya. At ayan ang ano, ayan yung speech ng ating pandemic hero. Power to lead. Yeah? Ang ating Pangulong Duterte ang gumagawa lahat nito dahil siya yung naandyan. Siya yung nakaupo dyan. May tiwala ang ating pandemic hero dito sa administrasyon to. Puro paninira lang alam. Yeah. Puro paninira ang ginagawa ng mga to. Oh. Oh, ngayon, malalaman natin ngayong November 15. Yeah? Kung anong tatakbuhin itong ni Sara at ni Pangulong Duterte. Suportahan natin to. Siyempre, mag-ama na yan. Yes, babaguhin yan, Mami Nicolay. Babaguhin yan ang ating Senyor Duterte. Babaguhin lahat yan. Napakaraming butas ng mga konstitusyon natin dyan. Napakarami. Yung mga wala namang kwenta mga konstitusyon dyan, tanggalin lahat yan. Yeah. Yung wala namang naitutulong sa bahay ng mga konstitusyon dyan, ibasura lahat yan. Ayun, yung constitution na pro-oligarch na ginawa ni Cory noong 1987, yan ang dapat baguhin na constitution. Kung mga walang silbi dyan, ang daming ginawang constitution, wala namang mga silbi. Oh, yeah. Tayo mga supporter ng ating pandemic hero, naiintindihan natin dito kung ano yung kailangan natin gagawin at makakatulong tayo sa kanya. Ipapakalat natin sa ating mga kaibigan, sa baryo natin, na yung ating pandemic hero ay isang tunay na Marcos. Ipapakalat natin na totoo ang Marcos Wealth na kailangang mailagay dito, maibigay sa mga Pilipino. Tayo ang tutulong nito. Tayo ang babasag sa privilege of communication na yan na tinatago-tago ng mga lumang Marcos na yan. Yeah? Tayo ang babasag niyan. Tutulungan natin ang administrasyon na to. Itong ating Pangulo, tutulong tayo dito. Yeah? Para mabasag na yan. Dahil yan ang magdidiin sa ating pandemic hero kapag siya ang nagsalita dyan. Madidiin siya dyan. Kaya hindi siya pwede ang magsalita dyan. Kaya ang kailangan magsasalita dyan, tayong mga supporter. Yun, tama. Kaya, kasi, yung privileged communication, pag si Idol ang nagsalita, yan, makakasuhan na siya. Kaya, yung dinidiin sa kanya, isa pa yan, ang privileged communication dahil nagsalita siya. Dahil nung lumabas, yung audio recording na yun, na
na-share din natin yung audio recording na yun na lumabas noon. Kaya ang kalaban talaga ay mga pula. Tayo mga naniniwala sa kanya, sa kanyang mga gawa. Ipapakilala natin na totoo ang Marcos Wealth at ayan, nakikita nyo dyan yung bill. Ayan na yun. Yeah? Naandyan na. E kaya nga tatapusin niya ng 2025 eh. Yeah? Kasi tayo mga Pilipino talagang mahilig tayo sa to see is to believe. Kaya yan ang gusto ng ating Pangulo. Makita nyo muna lahat yan. Bago ko sasabihin sa inyo na ang signatory ay ito. Na ang totoong Marcos ay ito. Na siya ang lahat na sa likod ng mga ito. Yo. Na nagbabalik na si Senyor sa katawan nito. Yo. Yeah? Dahil na... Yun na yung spiritualis mirantibus puer na binabanggit ni Idol. Nagbabalik ang Senyor sa katawan ng ating pandemic hero. Ayon at pinapatotohanan ni Kambal yung aking mga sinasabi noon pa patungkol sa last will and testament na yan at sa ating pandemic hero na ang kalaban niya ay nabanggit na mismo sa last will and testament na si Ginang Pula ay tinangka niyang agawin na nakipagsabwatan kay Queen Elizabeth para agawin ang wealth na yan. Nakikita na sa gawa niya. May pagmamalaki na natin. Yes po, Kamal. I'm in na kapilala na pandemic hero sa Bible. Inumpisahan ko na sa ang mga parangay. Yeah? Suportahan natin yung Pangulo natin, Pangulo Duterte at ang si Sara Duterte. Alam natin marami magiging kalaban to dahil kalaban nito yung mga pula na ngayon. Yun, yan ang sinasabi ko. Kaya yung mga FFCI ay alam na hindi tayo dapat magpula. Dito lang tayo kung sino ang itataas ni Idol. Dapat malalaman natin. Dapat siya ang magsasabi kung sino ang susuportahan natin. Mahirap kasi kung tayo-tayo lang ang magsasabi. Kailangan magsabi rin si Idol kung sino ang ating susuportahan. At ayan na nga, si Kambal, sinasabi na niya na ang mag-amang Duterte tayo sa 2022. Ayan po ang maliwanag na pagpapakilala ni Kambal sa ating pandemic hero ay puro mga katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Magiging kalaban nito yung mga pula. Ayan na nga. Pula na ang kalaban. Kaya maging suporta tayo. Full support tayo sa pandemic hero, sa ating Tatay Digong at kay Sara Duterte. Dahil yung mga pula, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung mga dilaw, yung mga pig, ay magiging pula lahat yan. Kaya tayo ang sumusuporta tayo. Yeah, suportahan natin ang ating Pangulo dahil siya lang makakagawa nito sa ating pandemic hero. Siya lang makakapagproteka sa ating pandemic hero. Dahil sigurado yan, ang magiging kalaban natin dito ay puro pula na. Wala na yung dilaw, wala na yung peak. Lahat yan, magiging pula na lahat yan. Sige na pula ang winda ngayon. Kasi lalabas ng baho nila. Yeah, Mami Nicolay. Lalabas yan. Lalabas na yan. Hindi talaga mapakali yan. Ha? Suportahan tayo nito. Suportahan tayo dito. Mahal natin yung pandemic hero natin dito. Yung mga kapatid natin dito sa Evelyn family na makapula. Pasensya tayo dito. Dahil kami dito,
dito sa Mansion of the South. Talagang sumusuporta kami dito sa Duterte-Duterte. Well, alam namin ito lamang ang makakapagyakap namin pandemic hero. Ang makakapagtanggol sa aming pandemic hero. Kaya sinusuportahan namin ito dito sa Mansion of the South. Pasensya sa mga ka-FLM natin dito na makapula. Alam naman natin meron talaga tayong mga ka-FLM na makapula dito. Pero pag sa butuhan, siyempre, senador naman ang sinusuportahan ng iba dyan. Diba? Senador naman yung tatakboy ng ating pandemic hero eh. Suportahan natin yung ating pandemic hero bilang isang senado sa senador. Suportahan natin to. At bilang dito sa Mansion of the South, sinusuportahan namin ang Duterte-Duterte. Dahil ito lamang ang makakatulong sa aming pandemic hero. Eh, Sara Duterte yan, president yan. At itong tatay Digong, vice president. Sa mga kapatid nating pula dito na mga ka-FLM natin. Ay magkakaiba naman tayo ng ano, ng pagkakaano. Wala kaming ano diyan. Kahit sino yung gustuin yung presidente diyan, kayo yan. Alright? Basta kami dito sa Mansion of the South, ang aking sinusuportahan dito ay yung ang siyang nakakatulong sa aming pandemic hero. At ito yung si Pangulong Duterte at si Sara Duterte lamang. Yun, narinig natin mga guys. At talagang ang kalaban ng ating pandemic hero ay si Ginang Pula na. Na talaga namang ang pula ay kalaban na ni pandemic hero. Kaya yung mga FFCI worldwide na gusto pa maging pula ay dapat dito na tayo sa Duterte-Duterte. Yun po. Kasi pag ang pula ang nanalo, delikado ang ating pandemic hero. Magiging sunod-sunuran na naman ito sa kanila. At baka tuluyan na ngang agawin sa kanya ang kanyang kayamanan. Ayo mga guys. Kaya konting shoutout ulit tayo. Yeah. Dahil yan lamang talaga ang pwede makatulong sa aming pandemic hero. Wala nang iba. Siya nga lang ang kumuha, kumupkup eh. Yeah? Kung wala siya, paano na yung pandemic hero? Malamang, kawawa lang yun. Yeah? Sabi ng Bolang Crystal. Malamang, wala na yun. Kung wala itong ating Pangulo Duterte. Malamang, wala na yung pandemic hero ngayon. Lupaypay na. Yeah? Lupaypay na yung pandemic hero kung wala yung Pangulong Duterte. Tama, tama. At talagang, ang talaga nga, di ba sinabi na nga na talagang pahihirapan hanggang sabak ay di na niya makayanan. Ayan ang katotohanan dyan. Kaya yun lang maano ko dyan. At yun ay dito lamang yan sa Mansion of the South. Alright? Sa ibang mga ano, okay lang. Dahil vlogger tayo dito. Nandirito kayo sa Mansion of the South. TV Bosti at Bosti Mahasan TV. Kami dito ay nagbablog lang. So, depende yan sa inyo. Kayo yan. Kayo pa rin yan. Kayo mga supporter kung saan kayo. Okay? Basta tayo sa Senado, sa FLM lang yan, siyempre. Dahil nandirito tayo sa loob nitong FLM family. Yeah? Sa FLM yan talaga ang senador natin. Pero pagdating sa presidente, kanya-kanya na tayo. Yeah? Kanya-kanya tayong kulay pagdating sa presidente. Pero siyempre, pagdating sa senador, ang ating pandemic hero lang ang number one dyan. Wala nang iba. Alright? Yun, alright, Kambal. Pero kung ano ang sasabihin ni Idol, kung meron siyang itataas, ay doon tayo. Yun. Baka wala ngang itaas si Idol. O baka hindi talaga magsasalita. Kasi tinanong nga natin ay wala pa siyang presidente nung ating tinanong.
Ayon guys, konting shoutout tayo ni Nilda Lozano. Number 1 si Idol, FLM, for Senator. Ayan, ako nga lang. Isa lang ang iboboto ko sa Senado. Single vote ako sa Senado. Dahil solid na solid ako kay Idol. T. Watanabe Magbanwa. Good afternoon, Sir Roman. Tuloy ang eleksyon. Nilda Lozano. Yes, solid Duterte. Duterte pa rin ako. Yan, Duterte, Duterte ang ating suportahan. Kasi ang kalaban ni Idol na ay pula na. Sir Dan Escal. Ayun, mukhang ano yan. Basher. Pedro Unay. Ang saya namin, Boss Lee, kung Duterte, Duterte at FLM sa Senado. Ayun. Leonides Raterta. Solid. Ayun, ayaw niya sa Duterte. FLM daw siya. Lotus Recaport. Yes, Duterte, Duterte, FLM. Lourdes Muñon. Tama. Ang maging biyasa din niya siya sa politics. Darating ang time, uupo din siya. Mabuhay, FLM, my idol. My one and only pandemic hero. Linda Bohol. Yes, yes. Wala ako ibang senador kundi si pandemic hero, FLM. God bless po. Nuraline Tersulana. 100%. Na yan, number 1 siya sa Senado, ang ating pandemic hero Francis Antonio Marcos. Lipad Aguila lipad. Edna Mag-Usara, kahit ano takbuhan ng Pangulo at Sara, okay lang. Number 1 sa balota ko, FLM ang malakas. Solid ako, ako walang makakatibag. Priscilla David, kung yan ang gusto ni Idol, pandemic hero, sige, suportahan natin para importante makapasok siya sa gobyerno. Ingat lagi, Idol Roman, Boss Lee. Bolang Kristal, God bless. Salamat po, Priscilla David. Edna Magusaura. Angga, Boss Lee Kambal, maayong hapon. God bless. FLM lang malakas. Edna Magusaura, wala ako iba senador. Tama. Sir Roman, maganda hapon po. Maganda rin hapon din sa'yo, Edna Usaura. Bilma Kaluya. Number 1 sa Senado, FLM. Geraldine Iledan. Gawin natin number 1 si Pandemic Hero. Amelia Elios. Bless afternoon, Brad Roman. Ganon din po sa inyo. Rayo May Seracas. 7 million, FLM, sa 2022. Dapat 17 million. Hindi lang 7 million. J. Borbs TV. Yes, mabuhay si Idol, FLM. Juliet Panlilio. FLM for Senator, kaya support na lang tayo. Kung yan ang gusto ni Idol, FLM, mabuhay ang ating pandemic hero, Senator 2022. Perla Mercado. FLM for Senator, kung hindi tatakbo para President. Rehana Acosta. Kakadismaya naman. All the while, kakala ko siya talaga endorso ni PRRT. Sa 15. Ayaw nga po. Wala tayong magagawa dahil siyempre siguro malaking impact yung ginawa ng ABS-CBN kaya lalong nanghina ang kanyang loob. Lucenia C. Florenia. Okay pa rin si Rep. Francis Leo Antonio Marcos for Senado. Nora Valderrama. Paano yan? Baka disqualified din ang mga kalaban si Idol. Kabado pa rin ako. Nababas na rin. Oo. Marie Cabeza. FLM lang ang vote ko. Isa lang for Senator from Quezon City. Alessa Gemao. Ha, nagkabulol na si Boss Lee kasi minamadali. Amelia Beloso. Imbestigan ang salen ni Vic Lorenzo. FLM lang malakas agbyag. Bing Bibera. Idol FLM, maasahan mo kaming lahat, number 1 sa aming balota. Rolando Duldulaw, hindi pala obra yung pula ni Nostradamus. Aba, mababali, hindi Marcos ang magiging presidente, palagay ko nito. Duterte pa rin, tuloy pa rin ang ating Duterte-Duterte nito. Edna Brando, yes sir, ako din, number 1, FLM lang, wala nang iba. Helen Estilo, 100% FLM.
Abelina Jardine, Solid FLM, number one ka sa balota. Estela Labiang, BBM, kaming mga Ilocano, for President, FLM for Senator. Ayun, BBM si Estela Labiang. Mami Merly, kasi ang paniniwala kasi ng karamihan, si BBM ang signatory. Kaya hindi po ipinapakita ng po na nga po yung last will abolition. Mami Merly, yes, ako din po Sir Roman, solid supporter po ako. Kaya siya lang po ang iboboto ko sa senador. Ayan, single vote tayo. Catherine Dino, basta mga kasolid North Marcos tayo. Marilyn Benko, number one sa akin si Boss FLM for Senador. Remy Mendoza, dapat presidente na si FLM. Yula Velasco, ako dalawa, FLM at Robin. Mark Villacosta, Willie Revillame at Robin Padilla, biktima ng Abayas CBN. Rapid tool po, sip-sip sa Abayas CBN. Huwag iboto. Opelia Bulataw, Kabanting. Iboto ko talaga ang pandemic hero, si Francis Leo Marcos, for Senator. Benjamin Pentopedra. Candelaria Quezon, Benjamin Sir Francis Leo Marcos, okay, for Senator. Nabisaheb, siya, watching from Kuwait. Sir Roman, ang ganda ng mga views mo sa background. Feeling happy at peaceful tingnan. Mabuhay ang ating idol FLM. Sana lagi siyang ligtas saan man siya naroon. Ayun. Salamat po, Nabisaheb. Siya. Hindi ko alam yung karugtong eh. May karugtong yung ano mo. Nakatago. Corpus Melani, watching from Oman, Oman. Yes, FLM. Marami ang secret supporters ni FLM. Enrico FLM, Lipad, Aguila, at Harangdang, Kabsat, Roman. Salamat po. Abel Abuya, yan ang isa sa dasal ko na senador lang muna ang tatakbuhin niya para kung sakali si BBM sana ang maging president, eh di madali na lang pagkatapos. Yun lang ang mahirap. Yung mga naniniwala kay BBM ay magiging kalaban ng ating pandemic hero. Yan ang sinasabi ko pa noon, na si Ginang Pula ay talagang siya ang nagpapabagsak sa ating pandemic hero. Eh madali na lang pagkatapos, sabi niya. Glory Energa Dalmasio, FLM lang ang malakas. God bless you Sir FLM. Makarma din ang mga mapanira. Mabuhay ka. Lilibet Bangkale, okay, tulong-tulong po tayo para sa pagunlad. God always. Angelina Wong, takot sila na maupo si FLM dahil lahat sila makukulong. Fernando Nolia, Idol Busli, dito sa Bicol Region, lakarin ko rin lahat na retired military, full support kay Idol FLM, pati family ko. sorry po. Red Angelo, Sir, iboto naman si Robin Padilla para sa aming mga Muslim po. Wala po kasi Muslim na nakaupo sa gobyerno. Sa kamay pusong makamasa din po siya. Si Robin, palagay ko si sure win yan si Robin dahil sikat na sikat yan. Si Lito Lapid nga, nanalo pa yan. Mas sikat pa si Robin kay Lito Lapid. Dahil maraming kilala, ano yan, artista yan si Robin. Sure win yan si Robin. Adlemi Aloyd Nem. And nakatakda na yan eh. Hindi naman tao makakapagbago yan. FLM lang ang dapat sa taong 2022 ang mamuno. Sa ibang paraan, mailuluklok si FLM, palagay ko, kung hindi man ngayong eleksyon, basta nakatadhana sa kanya yan. Paghahari. Yung paghahari ang nakatadhana sa kanya. Epipanya Tapaya, accepted Bosley kung saan ang ating pandemic hero. Gusto, takbuhan, iboboto pa rin natin siya, mabuhay Pilipinas. Beth Bores, salamat sir sa pagpapakumbaba. Dapat magtulungan kayo. Magkaunawaan, magkaisa kayo para sa ikabubuti ng bansa at magmahalan, iwasan mga
awayan, siraan, magtulungan dahil kayo ang may power both side. Beth Borges, salamat sir. Sa pagpakumbaba, dapat magtulungan kayo. Oy, naulit lang. Juliet Duel. FLM pa rin ako. Kung sino ibida ng ating Pangulo, siya ang aking iboboto. FLM lang malakas. Yan yung sinasabi ko. Kung sino ang sasabihin niyang iboto natin sa pagkapangulo, doon tayo. Alicia Baltasar. Okay po, FLM. Ikaw para sa senador. God bless you, sir. Rodolfo Iglesias, diehard supporter from Italy, FLM lang malakas. Agbyag ang pandemic hero. Nida Dublin. Good PM, watching from Saudi Arabia, KSA. Linda Cepeda. Yes, sir. FLM, my senator. Marbon TV. Pwede pa rin, senador, para makagawa siya ng batas. Pero, mas maganda sana kung president. 17 ako. Bago siya maupo after 3 years. Eh, sana malakas pa ako noon. Ayun mga guys. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV muling magbabalik.